Magandang araw po mga ka-DIY. So meron po tayong gagawin ngayon. Gagawa po tayo ng pintuan para sa sidecar na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, mag-like at pindutin na rin po ang notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. So mga kailangan po natin, meron po tayo ditong 1/2 na stainless na tubo. So 1.5 po yung kapal niyan, tsaka meron po tayo ditong bakal na 10mm, standard po yan ha, para po hindi masyadong alog sa ating tubo. Para po halos saktuhan lang po siya. So yan po yung magiging pinaka bisagra po natin. So paano po natin gagawing bisagra yan? So ang gagawin lang po natin, yung kung magpapansin po ninyo, hanggang dyan lang po yung pasok niyan. Tapos meron po akong ginuhitan doon para i-bend. So ganito po yung magiging itsura niya. Para po pwede po nating tanggalin at saka ikabit ulit yung ating pintuan. So pwede po natin tanggalin ang ating pintuan pag hindi po natin gagamitin. Kung hindi po tag-ulan. So ganyan lang po yung gamit niyan. So i-bend na rin po natin yung isa para kompleto na. Bali, dalawa po yung kailangan natin ganyan. So i-bend lang po natin to. So ipitin lang po natin sa gato para po ma-bend po natin. Dapat po yung pagkakabend nito yung talagang letter L po siya. Yung magmumukhang L. Para po hindi po sasabit sa ating tubo. Para hindi po mahigpit yung pagbukas-sara ng ating pintuan. Pwede rin naman po yung i-cut ninyo tapos i-welding po ninyo. Pero kung meron po kayong gato, mas maganda na po yung i-bend na lang po ninyo para mas matibay. So parang ganyan po no, yung itsura niya. Dapat po ganyan po yung pagkakabending nyo. So pagkatapos po nun, susukatin na po natin itong frame para sa pintuan po natin. So ang pagsukat ko po na ito, start po ako dun sa baba hanggang dito sa may kanto. To sa may kanto hanggang doon sa taas, pero maglalagay po tayo ng clearance para po sa kasi po meron pa pong leather diyan na nakakabit. So mapapansin po ninyo wala pong bubong no, kasi po pati bubong po nito pinapalitan po sa atin. Pero ito po muna ng pintuan yung ating gagawan ng video. Tapos next pong susukatin natin mula doon sa taas hanggang doon sa kabilang side na po. So ilalagpas lang po natin ng konti doon no. Kahit 1 inch lang po para tatama yung pintuan sa side ng ating sidecar. Tapos mula sa taas hanggang baba, dapat po siguraduhin nyo pong hindi po tatama sa may tapalodo yung sukat po ninyo para hindi po sumabit yung ating pintuan sa may tapalodo. So pagkatapos po nyan, ikabit na lang po muna natin yung tubo para sa bisagra. Kailangan po ang pagkakakabit po ng ating tubo para sa bisagra, kailangan po yan diretso. So kailangan din po magkatapat po yung tubo na nilagay po natin sa baba at saka sa taas. Tapos siguraduhin po nating pareho pong diretso yan para po smooth lang po yung pagbukas at pagsara po ng ating pintuan para hindi po siya nagkokontrahan. So kumuha pa po ako ng pang ruler para po sigurado po akong
diretso po yung ating mga tubo. So, diretso na po yung ating mga tubo, pwede na po nating dagdagan ng spot sa harap tsaka sa likod. Kahit tig tatlong spot lang po yan, okay na po. Matibay na po yan. So, pagkatapos, ito po yung gagawin po nating frame. So, ayan po yung mga nakuha nating sukat kanina sa ating pintuan. Ang gagawin lang po natin dyan, i-bend po natin. Basta po mailapat po natin sa ating pintuan. Kailangan po nating i-try yan para po siguradong nakalapat po ng mabuti yung ating pintuan na gagawin. So, kailangan lang po dito matinding tiyaga. Tiyaga-tiyaga lang po, no, para mailapat po natin ng maayos. Kasi po kung mainitin po ang ating ulo, wala po tayong magagawang matino. At ayan, pinas forward na po natin para po hindi po tayo masyadong matagalan sa ating ginagawa. Ang kailangan lang naman po dyan, mailapat po natin ng tama o mailapat po natin ng maayos sa may pintuan. Para po hindi po bukayong or wala pong gaanong siwang yung ating magagawang pintuan. So kung okay na po yung ating pagkaka-bend at nailapat na po natin, ipitin po natin ng vice grip yan para po maikabit na po natin yung bandang baba. So gagawan din po natin ng or magbe-bend rin po tayo ng bakal para dyan po sa baba. So yung bakal po pala na yan, plain bar po yan na 10mm. At ganun rin po yung proseso dyan tulad po sa taas. Kailangan po nating mailapat ng maayos para po tamang siwang lang po yung mangyayari po sa ating pintuan. Tapos sa part po ng tapalodo, kailangan po siguraduhin nyo pong hindi po sasayad yung frame po ng ating ginagawang pintuan. Kasi po yung iba po talaga pong mas mataas po yung tapalodo kaysa po dun sa may bandang dulo. Kung mapapansin nyo po, no. So ang mangyayari dyan, meron po talagang siwang doon sa may dulo. So kung mas lowered pa po tong sidecar na to, mas malaki pa po yung siwang doon sa may dulo. Kung makikita nyo po doon sa may tapat ng tapalodo. So pagkatapos po nyan, naglagay po tayo ng flat bar sa may flooring para po hindi po sasayad yung ating bakal o yung frame ng ating pintuan. So, dapat po yan, i-welding na po natin ng pangmalakasang welding na po, no, para hindi na po matanggal-tanggal pa. Tapos, kung mabuo na po natin yung pintuan, i-full weld na po natin lahat ng kailangang i-full weld para po mas matibay. So ayan po, no, nilagyan din po natin sa gitna para po dyan po sa sangga o tatama yung ating gagawing cover o yung leather. So lagay lang po tayo ng brace. Tapos yung nilagay po natin sa may gitna, kinuha po natin yung level lang po nung paglalagyan natin ng handle sa side po ng motor. So makikita nyo po mamaya kung ano po yung sinasabi ko pong handle. So ayan, lagyan lang po natin ng mga brace.
So 10mm po lahat ng bakal na ginamit po natin sa pintuan. Yung iba po kasi 8mm lang po pwede na pong gamitin para sa pintuan. Pero sa mga ginagawa ko po kasi 10mm po talaga yung nilalagay ko para po mas matibay. Tapos naglagay rin po tayo ng flat bar dyan na may butas. So mayroon po tayong paggagamitan yan, kaya po natin nilagyan dyan. So kailangan din po naka-level po yung flat bar na yan para po mas maganda rin po yung pagbukasara ng ating pintuan. So ayan po yung itsura niya. Tapos dito na po tayo sa ating handle. So ito po yung gagamitin natin sa handle. Meron po tayo ditong tubo na 3-port, 1.5 din po yung kapal niyan. So mayroon po siyang habang 2.5 inches na haba. Tapos meron po tayong butas doon, nilagay na butas sa bandang gilid. Tapos meron pong habang 8 inches naman po itong ating handle. So tig 8 inches po yan sa kabilaan. So bali 16 inches po lahat yan, yung buong bakal na yan. Tapos meron po tayo ditong tornilyo na 1 lang po yung haba. Di 1 lang po yung haba ng tornilyo. So saktong-sakto lang po yan na papasok sa ating handle. So dalawang tornilyo po yung kailangan natin dyan. Tapos guguhit po tayo dito ng 3.5 inches para dyan po natin ilalagay yung isang tornilyo. So i-welding po natin dyan yung tornilyo. Kailangan po meron pong nut yung ating mga tornilyo bago po natin i-welding sa ating handle. So ayan na nga po, no, i-welding na po natin yung isa po sa dulo, tapos yung isa po dun sa may ginuhitan po nating 3.5 inches. So meron po yung tig isang nut. Pwede rin naman pong tig dalawang nut yung ilagay po ninyo kung hindi po ninyo kabisadong mag-welding ng isang nut lang po. Tapos ito pong stainless na tubo po natin, lalagyan din po natin ng tornilyo yan, pero yung nut lang po yung i-welding natin sa may tubo para po maiiwan po yung nut dyan sa may tubo. Siya po yung magiging pinaka-thread ng ating tornilyo. So kailangan po yan matibay po yung pagkaka-welding yan para hindi po mabunot kagad o hindi po masira kaagad. So pagkatapos po nating ma-weldingan ng nut, yung sa kabilang side po ng nut, dyan po natin i-welding itong ating handle. Pero yung nut lang din po yung i-welding natin sa may tubo. Dapat po diretso po yan para po hindi po tabingi yung ating handle. So dapat po yung nut lang po yung mai-welding po natin dyan, no. Kung hindi nyo po kabisadong mag-welding pa po nyan, pwede pong dalawang nut po yung ilagay po ninyo para mas malapad po yung pag-weldingan po ninyo. So matibay naman po yan. Ganyan po yung ginagamit ko rin sa aking pintuan, sa aking sidecar na service. Basta po makapal po yung pagkaka-welding yan, hindi po basta-basta matatanggal yan. So dapat po dyan maluwag pa rin po yung tornilyo, no, pagkatapos po nating mai-welding yung nut. Dapat po hindi po mahigpit yan para po hindi rin po mahigpit yung ating pintuan. Kasi po yan po yung magbubukas-sara sa ating pintuan.
So magkabilang side po yung dapat nating weldingan sa ating nut para matibay po talaga. Kaya dapat po yan patong-patong po na welding yung gawin po natin dyan para talagang hindi po siya mahuhugot kagad. So pagkatapos po nun, ilagay na po natin yung handle po natin dito sa may harapan, dito po sa may side ng motor. So bago pa natin mailagay yung handle, maglalagay po muna tayo dito ng 16mm na bakal o yung solid na bakal. Pero kung meron po kayong stainless, kung gusto nyo pong stainless yung nakalagay dito, pwede rin po stainless po yung ilagay ninyo, basta po papasok po yung 3-port na tubo natin na stainless dyan po sa ilalagay po natin. Kasi po itong 16mm pasok po dyan yung 3-port na stainless na tubo. Yan po yung pagkakabitan po natin ng ating handle. So pag na-welding na po natin ng maayos yung ating 16mm, pwede na po natin ikabit tong ating handle. So yung magiging purpose po nung tornilyo na nilagay po natin sa may tubo na 3-port, yan po yung magiging lock po ng ating handle. Higpitan lang po natin yan para mag-lock po itong handle natin para hindi po siya mahugot o tumabingi. Pagkatapos maglagay po tayo ng tornilyo sa yung flat bar po na may butas na nilagay po natin sa may pintuan. So ilalagay po natin yan, pero dapat po yan hindi po mahigpit yung tornilyo na yan, kailangan po naglalaro. Tsaka po natin susukatan ng bakal dito para po sa yan po yung maghihila po ng ating pintuan pag isasara po natin. Tsaka kung ibubukas po natin, yan din po yung magtutulak sa ating pintuan. Tsaka po natin ibebend yung bakal na yan doon po sa dulo o sa tapat po ng dulo ng 3-port na tubo na kinabit po natin sa may handle para po mag-lock yung ating pintuan pag isasara po natin. Yan po, kung mapapansin po ninyo, may bend na po yan. Yan po yung sinasabi kong bend nya. So yan po yung nakatapat dun sa dulo po ng ating 3-port na stainless na tubo. Tsaka po natin i-welding sa nut itong bakal na to. So 10mm din po yung laki ng bakal na yan. Pero kung meron po kayong 8mm na bakal, mas maganda po yun, yung medyo malambot po, para mas maganda po yung lock. Pero sa kaso ko po kasi wala po tayong 8mm, kaya okay na rin po tong 10mm. So ayan po no, dapat po pag i-welding po natin sa may pintuan, sa may tornilyo, kailangan po straight lang po muna yung handle po natin or hindi pa po nakalock. Para po pag naka-welding na po doon, pag isasara po natin, maglalock po siya. So ayan, i-bend pa po natin, medyo kulang po kasi yung bend niya. Tapos ganyan po dapat yung pwesto po ng ating handle bago po natin i-welding dito sa may tornilyo, dito sa may pintuan. So i-welding po natin. Tapos i-try po natin kung maglalak na po siya ng maayos. So yan, okay na po yung adjust natin. Pero kung hindi nyo po makuha at maluwag pa rin po siya, hindi po siya naglalak, tanggalin niyo po ulit yung naka-welding doon sa may tornilyo. Ihanap niyo na lang po kung ano pong pwesto niya para po mag-lock ng maayos. So ayan na po siya no. Okay na po 'yan. So kailangan po matibay po yung pagkaka-welding po natin sa mga nut para po hindi po matanggal kaagad. So ayan na po.
Tapos na po nating assemblein itong frame at ito pong handle. So naglalak naman na po siya ng maayos. At ayan na nga po yung kabuuan ng ating frame. So natapos na po natin yung ating frame. Susunod na po natin yan yung ating cover. So pero bago po yun, i-fuel weld po muna natin itong lahat para po maayos na at hindi na po magtanggal-tanggal pa o hindi na po makalas. So ganyan lang po yan, no, yung lock nyan. So ganyan lang naman po ako gumawa ng pintuan ng sidecar. So ito pong sa may handle nya, pwede nyo pong i-bend nyan para po dumiretso po yan. Tapos ito po pwede nyo pa pong i-cut para mas mag-lock pa po. So kinakat ko lang po ng konti yung tubo para po mas mag-lock pa po yung ating pintuan, para hindi po siya basta-basta bibitaw. So ayan, natapos na po natin, no. So gumagana naman po siya ng maayos. At hindi rin naman po siya gaanong mabigat na sinasara. So sakto lang po siya. So kung gusto nyo po siyang tanggalin, luluwagan nyo lang po yung tornilyo doon sa may handle. Tapos mahuhugot nyo na po yung handle doon, no. Tsaka nyo rin po, pwede nyo na rin pong bunutin dito sa may pintuan. So ito pong handle, i-bend ko lang po ng konti po, no, para pantay po yung, para pumantay po doon sa harapan ng sidecar. So ayan na po yung itsura nya, no. Ayan na po yung binend natin, yung handle po mismo. Ayan po. Tapos na-pull weld ko na rin po yung mga yan. So next na po natin is yung cover. Yung leather po nya i-next po na, ay susunod na po natin yung gawin. So ayun na, tabas ko na po yung leather o yung cover po ng ating pintuan. Tsaka natay ko na rin po doon sa may kanto o sa may dulo. Hindi po pala kasi na-record dahil nga po full memory na po yung ating ginagamit na pang video o itong cellphone po natin. Full na po. Hindi ko po napansin na hindi na po pala siya nagre-record. So pagpasyensyahan nyo na lang po, no. Ituloy na lang po natin. So kung makikita nyo po yung leather, meron pong lining yon o meron pong marka o may guhit po, no, sa gilid-gilid. So yan po yung nakuha nating marka kanina pong ginuguhitan pa lang po natin yung leather. So meron po tayo ditong tinabas na leather na 3-inch po yung lapad po nyan, no. Yan po yung itatahi po natin sa kabila o itatapal po natin sa kabilang side, pero sa gilid lang po, sa lahat po ng gilid ng cover na natabas natin. So yung lining po na nakikita po ninyo o yung guhit po sa gilid-gilid, dyan po natin itatahi o dyan po natin padadaanin yung tahi ng makina. So ayan, i-forward na po natin, no, para po hindi na po ganong humaba yung ating video. So itatahi lang po natin yan lahat sa palibot. Palibot po ng ating leather na natabas na. So kung mapapansin po ninyo, no, medyo madumi yung ating leather. Kasi po wala po tayong malaking mesa na pagpatungan po niyan.
Sa lapag lang po tayo nagtabas o gumuhit, kaya po medyo madumi. Pero napupunasan naman po yan, medyo alikabok lang po yan. Yan na nga po noon, tapos na po nating tahiin at tatabasan na lang po natin yung mga sobra-sobra o gugupitin na lang po natin yung mga sumobrang leather para po pantay. Bali yan po yung itsura niya sa kabilang side po, no. Yan po yung nilagay po natin sa kabilang side. So pagkatapos po nating matahian ng 3 inch na leather sa kabila, tatahian po ulit natin ng 1 inch naman po ito. 1 inch lang po yung lapad nito. So ang pagtahi po nito, tatahi po natin ng nakapabaliktad, pero dito naman po ngayon sa may harapan o dito sa may block na leather o sa may harap ng pintuan dito sa part ng labas. So pabaliktad po yung pagtay po natin dyan, tsaka manipis lang po, no. So pagkatapos po nating matahian, paikot o palibot po ng ating cover, tatahiin naman po natin yan ulit ng pabaliktad. Or babalikta rin po natin yung 1 inch na leather, ibabaliktad po natin yun para yung black po yung lilitaw dito sa may harap. Tsaka po natin itatahi. So, tulad po ng ginagawa ko po, no. So kung nakikita nyo po, no. Yan, bali binabaliktad ko lang po yung 1 inch na nilagay po natin. So ayun na nga po, no, tapos na po nating tahiin yung gilid-gilid. So ganyan po yung itsura niya. Tapos ngayon po, iguguhitan naman po natin yung pang bintana po niya o yung clear po na plastic. Tatahian din po natin dyan. So guguhit lang po tayo para alam po natin yung pagtatahian po natin ng ating bintana. Nasa inyo na rin po kung gusto nyo pong may design yung bintana nyo. So yun po, i-drawing nyo po dyan kung ano pong design yung gusto nyo, tsaka nyo po itahi yung bintana o yung clear na plastic. Ito po kasing pinagawa sa atin, simple lang po, no. Mas mahal po kasi yung may design, kasi po mas mahirap po siyang gawin. Yan, tapos na po nating tahiin, no.
Ikakabit na po natin. So ito po yung purpose ng ating tinahi sa gilid-gilid. Ipapasok lang po natin dyan yung bakal o yung frame na bakal ng ating pintuan. Ipapasok po natin dyan para dyan po natin ilalak. So, i-forward ko na lang po para hindi po gaano humaba pa ang ating video dahil mahaba na po talaga. Bali, ito po yung gagamitin nating panglock, no? Rimache po yung tawag po nila dito. So, ganyan lang po yan. Ipapasok lang po na ganyan. Tapos, tsaka po pipit-pitin po ng martilyo. Pero kailangan po meron po kayong pangkalso o pangsangga na bakal. So, tignan nyo na lang po kung paano ko po ikabit. Bali, ganyan lang po, no. Ikakabit na po natin yung kabilang side nya. Tsaka lalagay po tayo dito ng bakal sa baba. Tsaka po natin pupukpukin. Para mag-lock po siya. So, ayan po, no. Ganyan lang din po yung gagawin natin sa lahat. Bubutasan po natin. Tsaka po natin sasalpakan ng rimache. So ganyan lang po yung proseso sa lahat po, paikot na po yan. Pagtapos nyo pong mailock na po lahat ng rimache po nya, pwede nyo na pong gupitin yung sobra ng plastic sa bintana. So, gugupitin lang po yan. Pagkatapos po natin gupitin yung plastic, sa kabilang side naman po yung leather po yung gugupitin natin para ma-open na po yung bintana. Dapat po kasi ikabit po muna natin sa frame bago po natin gupitin yan para hindi po siya mabanat o hindi po mapunit yung plastic na itinahi po natin. So ayan na nga po, natapos na po natin yung ating pintuan. So kung nagustuhan nyo po ang ating video sa araw na to, huwag nyo po sanang kakalimutang mag-subscribe at mag-like at pakishare na rin po ng ating mga videos para mas marami pa pong makapanood o makakita ng ating mga ginagawang mga DIY. So yon, salamat po sa inyong lahat. Kita-kits na lang po ulit sa ating mga susunod pang mga video.